Tensyon sa gitna ng paghahain ng COC para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Lanao del Sur at mga insidente ng pagkalunod sa Ilocos Sur. Paspasan natin ang iba pa mga balita. Huling araw ng paghahain ng kandidatura para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Malabang Lanao del Sur na balot ng tensyon. Nagugat yan sa reklamo ng isang grupong maghahain ng kandidatura na 6 lang sa 11 miyembro nila ang tinanggap ng election office matapos umanong umabot sa cut-off. Sinusubukan pang makuha ang panig ng COMELEC Malabang. Sa ilang lugar naman gaya sa Quezon City, tuloy-tuloy ang dating ng mga kakandidato kanina. Marami rin ang gustong humabot sa paghahain ng COC, kaya gabi pa lang nakapila na sila sa mga mall. Extended ang filing ng COC sa NCR, Abra at Ilocos Norte ayon sa COMELEC. Rider sa Batangas, patay matapos sumabit ang leeg sa kable ng tow truck. Ayon sa pulisya, hinahatak ng tow truck ang isang bus na nabalahaw sa putik. Posibleng hindi raw nakita ng rider ang kable kaya siya sumabit. Nagkaareglo na raw ang pamilya ng biktima at ang driver ng tow truck. Isa pang rider sa Batangas, patay matapos sumalpok sa isang trailer truck. Pero dumire-diretso lang ang truck at naiwang nakahandusay sa kalsada ang rider. Sa CCTV, mabilis ang takbo ng dalawang sasakyan. Patuloy na hinahanap ang tumakas na truck driver. 11 taong gulang na bata nalunod sa Magsingal, Ilocos Sur. Nangunguha raw ang biktima ng uulaming kangkong at kuhol kasama ang pinsan at madrasta. May sakit din na epilepsy ang biktima na umakyat pa sa puno. Ayon sa mga pulis, posibleng inatake ang biktima habang nasa puno bago nalaglag sa tubig. 3 bayan sa Aklan, positibo sa paralytic shellfish poison o toxic red dye. Ibig sabihin, ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, bawal muna ang panghuhuli, pagbebenta at pagkain ng alamang, tahong, talaba at iba pang shellfish sa mga bayan ng Altavas, Bataan at New Washington. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.